Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Kakaiba na ang naging pananaw ni Rain or Shine head coach Yang Yao sa kanilang super rookie na si Keith Dato. 5 beses na kasing hindi nakakapaglaro si Dato sa mga games ng Rain or Shine dahil sa kakaibang karamdaman. Sinabi ni Coach Yang na kailangan na atang magpatawas ng kanilang rookie. Tuwing nagpa-practice daw kasi ang team okay naman daw ang kondisyon niya. Pero kapag actual game na bigla na lang daw sumasakit ang paa nito sa hindi malaman na dahilan. Baka daw kasi kinukulam na si Keith Dato nang hindi niya nalalaman. Ayon sa pahayag ni Coach Yang, sa practice okay naman siya, pero pagdating ng game day, nagkakasakit siya. 3 beses na kaming na ganun. Sa tinagal-tagal ko sa basketball wala pa akong nakita na ganun, na pag-practice okay ka, pero pag game na nagkakasakit ka. Pinapatawas na nga namin eh. Baka may kumukulam sa kanya, sabi ni Giao. Pero sa unang findings kasi ng Rain or Shine Management baka nirerayuma ang kanilang top rookie dahil sa taas ng uric acid. Hindi na nakapagpigil pa si Coach Yang na maglabas ng hinanaing niya dahil 1 beses pa lang sila nanalo ngayong konferensya. Ang masaklap pa dito, eliminated na kagad ang kanyang koponan sa Commissioner's Cup kaya gano'n na lang ang negatibong komento niya kay Keith Dato. Mataas din kasi ang naging expectation ni Coach Yang sa kanyang koponan bago pa magsimula ang bagong season ng PBA. Nakita niya kasi na mas lumakas ang mahihinang koponan ngayon dahil sa dami ng magagaling na rookies na nagpa-draft sa PBA. Kabilang na nga dito si Keith Dato na nasungkit ng Rain or Shine sa 4th na top pick nung nakaraang PBA draft. Pero dahil nga sa kanyang sitwasyon, mukhang mapipilitan na ata si Coach Yang na bitawan na ang kanilang super rookie at i-trade na lang ito sa ibang koponan na nangangailangan ng serbisyo ni Dato. Mabuti na nga lang at may nadiskubre na naman si Coach Yang na rookie na posibleng maging next superstar ng PBA. Ito nga ay si Adrian Nokam mga idol. Si Nokam ay tinanghal na Rookie of the Year sa MPBL na karibal na liga ng PBA. Siya ay nasungkit ng Rain or Shine sa 2nd round pick ng PBA Rookie Draft. Sa kanyang unang laro para sa Elasto Painters, pinakita kagad niya na karapat dapat siyang maglaro sa PBA. Naka-score si Nokam ng 12 points laban sa powerhouse team na San Miguel Beermen. Isa itong senyales na magiging susunod na superstar na siya ng Rain or Shine kung magtutuloy-tuloy ang magandang performance niya sa kanyang rookie season sa liga. May posibilidad din na maging Rookie of the Year siya at maungusan pa ang top 2 pick nung nakarang PBA draft na si Stephen Holtz at Christian David na sobrang nag-struggle sa kanilang koponan. Si Holtz at David na ata ang pinaka-worst top 2 rookies na na-draft sa PBA dahil sa kanilang poor performance sa unang season nila sa liga. Bagamat masyado pang maaga para manghusga, kitang-kita naman na nangingibabaw na ang iba pang mga rookies kesa kina Holtz at David na top 2 pick pa naman ng farm team na Terra Firma Jeep at Blackwater Bossing. Malaking panghihinayang ito para sa 2 koponan na inaasahang makakapasok na sa PBA playoff dahil sa pag-improve ng kanilang lineup.